kandiwa. So, wala na ba kayong mga katanungan tungkol sa kandiwa class? Okay, so kung wala na, ay ngayon, dala ko na tayo sa aming bagong bagong paksa. So, bago yan, meron muna akong mga gawain inihanda dito upang malaman ko kung may mga knowledge ba kayo sa ating paksa ngayon. So, pakibasa sa ating panuto lahat. Bilis sa loob ng kahon, sa ibaba ang wastong salita, puno sa diwa ng pangusap. Okay, so maraming salamat. Para sa unang bilang, pakibasa lahat. Ang mga bandang, ang unang binakunahan sapagkat sila ang unang-unang nanganib na bawa sa COVID-19. Okay, so sino ang gustong sumagot? Para sa unang bilang, okay, pinilihin. Pagkatapos ng halalin, ang mga mag-aaral ay natutukoy ang pagkakaiba.
graduation. So ngayon, dadako na tayo sa ating formal na talakayan. So, bago ang lahat, atin muna, italakay ang tungkol sa pangalan at panghalip. Dahil ang mga ito ay may malaking kaugnayan tungkol sa ating paksang anakurik at katakurik. Sila ang may mahalagang mahalagang ginampanan sa mga iyan. So, pakibasa sa pangalan ni Bilibili. Pangalan, ito ay bahagi na pananalita na matukos sa ngalan ng tao, bakal, ngalan o pangyayari. Okay, so maraming salamat. Ang pangalan, class, ito ay isang uri ng bahagi na pananalita na kung saan ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, lugar, lunan o mga pangyayari. So, ang halimbawa ng pangalan ay isngalan ng tao. For halimbawa, Sophia, Angel. So, ngayon, sino sa inyo makapagbibigay na halimbawa ng pangalan? May makapagbibigay ba? Okay, so, binibigay naman. Magbigay ka ng halimbawa ng pangalan. Mga pangalan ng lugar o pangalan ng tao. Okay, Dr. Rosirisa. So, ang Dr. Rosirisa, ito ay isang pangalan ng tao. So ngayon, dadako naman tayo sa panghalip. So, pakibasa, Ginoo, ang panghalip. Panghalip, ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, siya, nila, sila, kanila, kaniya. Okay, so ang panghalip naman, class, ito rin ay isang uri ng bahagi ng pananalita na kung saan ito ay ipinalit sa pangalan bilang panuring sa tauhan o isa-isang lugar. So ang halimbawa nito ay ang siya, nila, sila, kanila, at kanya. So ngayon, dadako naman tayo sa anakurik at katakurik. So pakibasa sa anakurik lahat. Ang anakurik o anakura, ito ay Thank you.
Okay, so sino ang nakabuhol sa number 1? Okay. Thank you.
salita is word, word na. So, so kailangan. Salita. Okay, salita. Spell. Ay, sa to. Spell. Good. Spell. Okay, so ang kanilang,
sa iyong sagot? Nakakatulong ang katapurik at anaporik sa pangungusa upang maiwasan ang pabalik-balik na salita. Okay, so ang iyong sagot ay upa. So nakatutulong ang paggamit ng mga panandang anaporik o katapurik upang maiwasan natin ang pabalik-balik na mga salita o pabalik-balik sa pagtawag na pangalan. So, kayo ay mayroon limang punto. So, para naman sa panghuling gawain, so para sa gawain 3, so bumuo ng limang halimbawa pang-uusap gamit ang panandang anaporik at katapurik. So, para sa kanilang unang pang-uusap, pakibasa lahat. Si Mia ay matalino sa kanilang pag-asa. Siya ay nakamahala ng halwa. Okay, so, tama ba ang pang-uusap na ito, class? Tama. Okay, so, tama na rin mas kanina ang pangalan kaysa sa pangalan. So, anong uring pananda ito? Anapurik. Okay, so, tama. Para naman sa pangalang bilang, pakibasa lahat. Sa dakilang nakikita ang bilang kagamitan ni Rizal. Okay, so, ano ang pangalan sa pang-uusap na ito? Bakit mahalaga? Bakit
Okay, so Sophia, bakit mahalaga ang anakorin o katakorin sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Base sa aking natutunan, at uulitin ko lang din yung nasagot namin kanina na ang anakorin at katakorin ay nakakatulong upang maiwasan ang pabalik-balik na paggamit ng salita. Okay, so magaling. Mahalaga ang anakorin at katakorin sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan class dahil